sa 20 heads mga ka-province life, 150,000 plus po yung kita nila. Kaya napaganda mga ka-province life, yun po yung ipapakita natin ngayon. Bago tayo magpatuloy ay ipapakita lang muna natin yung Madrid de Agua natin sa mga gustong umorder. Chat lang po kayo sa Facebook natin, Anwar Gambet. Ito nga palang ka-province life natin na to ay nagpapakain din sila ng Madrid de Agua sa kanilang mga baboy. Kaya maganda rin yung baboy nila. Ito yung mga iba't ibang nag-aalaga ng baboy na gumagamit ng Madrid de Agua, kasi talagang itong Madrid de Agua ay maganda. Maganda talaga sa mga alaga nating baboy. Kaya ipapakita ko lang muna itong mga nag-aalagang baboy na to, na sila din mismo ay napatunayan nila na maganda yung Madrid de Agua para sa mga alaga nila, tulad din sa atin na okay na okay rin. Kaya pinapakita ko sa inyo kasi marami nagtatanong pa na bagong ka-province life natin at hindi pa kilala at alam yung Madrid de Agua. Kaya pinapakita rin natin yung mga ka-province life natin na nag-aalaga ng baboy na nagpapakain ng Madrid de Agua para mas maano natin mga ka-province life, mas makita natin at mas malaman natin na talagang totoo yung epekto, kasi maraming gumagamit. Ngayon naman ay yun na, pag-uusapan na natin at ipapakita na natin yung ka-province life natin na kumikita ng 150 plus thousand sa 20 heads na baboy. Yun, sa kanila nga ay kumikita sila ng 150 plus thousand sa 20 heads. Kasi totoo, kasi sa akin dati ay 14 heads at 12 heads. Kumita ng 75,000 ay 140 lang yung kuha dito dati nung time na yun. Sa kanila ay 180 yata yung kuha ng baboy nila, kaya 100 to 200, kaya dumubli yung kita, dumubli yung pag-aalaga. Kaya ngayon na ipapakita na natin. Pens at kita sa isang batch of piggies. So, dito ang i-feature natin ay pig pen number 1 with 20 heads. Family. Hello. Ay, kumabait mo. O, ano na kami po? Excuse me po. Excuse me po, paraan po. Pasok ako sa bahay nyo. Pasok ako. Ito pa ang security guard. Yan. There. Pig pen number 1. With 20 heads. Kinuha namin ito kay Engineer Alan Figueri Farm. 20 heads at 6,000 per head. Medyo mahal ba o sakto lang? Medyo tumaas kasi dati 5,500 ang bili namin. Pero ngayon, kinuha namin ng 6,000. Ubusan kasi ng baboy dito sa amin ngayon. Hello! Friendly ka naman! Friendly! Hello! Ay, kumabait mo! So, ano ang aming feeding guide para yung aking caretaker ay susundin niya yung number of kilos na ipapakain per meal. For example, for the first division, pre-starter. Pre-starter. Pinapakain namin sila ng pre-starter ng 21 days. Yeah, that's here. For 20 pigs. 21 20 pigs. Days. And so, for example, sa first 14 days nila, 3.33 kilos ang pinapakain namin sa kanila per meal for 3 meals a day. And 3.67 naman for the next 7 days. So, habang lumalaki sila, nag-i-increase din yung kanilang kakainin. So, ang requirement ng pre-starter, we have 8.68 bags. So, approximately 9 bags ang bibilin namin at 1,440 per bag. So, gagastos kami ng 12,960 for pre-starter alone. For the next stage ng kanilang pagkain ay starter na, 29 days siya. So, mag-i-spend kami ng 10 bags. For 29 days, ang per bag is 1,600
total of 16,000 ang expense. Okay. Sa starter alone. Then we go to grower. Ayan, yung kanyang number of kilos per meal. And then, we will be spending 57 bags of grower amounting to 1,520, a total of 86,640. And then, the last one is the grower or the finisher. Mag-spend ako ng 8 bags, 1,440 per bag, 11,520. A total of 127,120 pesos. So, the total? The total cost of feeds for 20 heads is 127,120. And then the cost of 20 piglets at 5,900, na tawaran namin siya. So, 118,000. A total of 245,120 ang estimated total expense. And nag-average kami ng 85 kilos na average weight. Modest estimate lang ito ng bawat isa in after 4 months. So, we expect a 1,700 kilos at 235 ang live weight dito sa amin ngayon. So, ang estimated sales namin is 399,500. And then, we deduct all the expenses. Meron tayong estimated income na 154,384 for months for 20 pigs. In this modest estimate lang yung 85 kilos na weight nila. In this pig pen alone. This pig pen alone. Pig pen number 1 with 20 heads. Yeah. Yun yung estimated nila nakita sa 20 heads, 154,000 or 150 plus thousand mga province life. Yun yung kita. Kasi totoo yung ganong kita sa baboy. Kasi ako, nag-alaga nga ako dati ng 14 heads. Ang kinita ko sa 14 heads ay 75,000 mga province life yung kinita natin doon. Kasi 140 yung timbang nakuha. Yung gasto kasi, same lang yung gastos. Ang panalo na lang doon yung kung magkano ang live weight sa inyo. Yun, kasi sa amin yung live weight dati dito 140. Kaya kumita ako ng 75 to 80,000 sa 12 heads at anon, 12 heads or 14 heads. Kasi sa kanila 20 heads, tapos mas mahal yung kuha. Mas mahal siya ng 50 pesos or 40 pesos. Pag inanon mo na yun, yun na yung ano mga ka-province life. Dubli yung baboy, dubli yung kita. Kaya napaganda talaga yung pag-aalaga ng baboy. Tamang management lang, mamanage lang ng tama. Tamang pakain, tamang alaga. Yun yung kikitain natin. Kaya okay na okay yun mga province life. Totoo na ganun kalaki yung kitaan sa pag-aalaga ng baboy. Estimated lang pa rin talaga nila yun na ano. Na timbang, estimate na timbang lang nila ng baboy yung 85 kilos. Tulad ko din, 85 kilos lang yung tinatarget ko palagi. Paano pag umabot sila ng 100 plus? May 100 plus, may 100, may 90. Tapos yung average na timbang ng mga baboy nila sa 4 na buwan ay 90. So, hindi lang 150 plus thousand yung kikitain nila mga province life. Aabot siya ng 160 to 170,000 yung kita nila sa ano, sa 20 heads na baboy. Kaya maganda talaga yung kitaan mga province life. Kaya sa susunod babalik din tayo sa pag-aalaga. Babalik din tayo upang may pakita sa inyo yung pag-aalaga ko, yung pag-update ko sa mga baboy kasi na-miss din yun ng mga ka-province life natin. Siyempre, sa mga ka-province life ko na nandyan pa rin kahit wala muna tayong alagang baboy, maraming salamat po sa inyo. Salamat din sa Farmville Valley. Salamat din sa Farmville Valley. Maraming salamat. Yun, shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Ruel po, isang solid na ka-province life natin. Shoutout sa lahat ng mga ka-province life natin na nandyan pa rin. Dahil sa inyo, nagpapatuloy tayo. Maraming salamat sa suporta nyo. Shoutout sa lahat ng nagpapa-shoutout. Hindi ko maisa-isang sabihin yung mga pangalan kasi wala tayong ano, yung tripod. Wala. Sira na yung ano natin, kamay na lang yung ginagamit natin. Kaya shoutout sa inyo lahat.
Yun nga, maraming salamat mga Province Life at umabot na tayo ng 20,000 subscribers. Maraming salamat sa suporta nyo mga Province Life dahil sa inyo ay nagpapatuloy tayo at dahil nagugustuhan nyo yung ginagawa natin kaya pinagpapatuloy natin yung ginagawa natin dito sa farm. Maraming salamat sa laging nagko-comment, laging nagpapa-shoutout at sa mga OFW na laging nandyan at saka sa mga silent viewers natin na sumusuporta palagi sa channel natin. Maraming salamat sa inyo mga ka-Province Life.